Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating simbahay na ginaganap sa iba't ibang barangay ngayong umaga, mamayang hapon, mamayang gabi. At sana po mag-enjoy po tayo sa mga salita ng Panginoon at sa ating panambahan na sama-sama. Ikinalulugod kong magbahagi po sa inyo ng salita ng Panginoon at ngayon po ay nais kong magpaglingkuran kayo ng salita ng Diyos na aking ibabahagi ngayon. Last Sunday sa ating celebration, naibahagi ko po ang limang mahalagang bagay na dapat nating ginagawa bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. We must become 5G disciples. We must become 5G believers. We must love gathering together. Kagiliwan natin ang dumalo sa pagtitipon-tipon dahil ito'y bahagi na ng buhay ng isang Kristiyano na dumadalo sa fellowship sa gawain ng ating Panginoon. We must grow together. Sabay-sabay tayo dumago. Hayaan natin na sa paglilingkod natin ng sama-sama sa ating Panginoon ay sabay-sabay din tayong dumalago sa pagkakilala at pananampalataya sa Kanya. We must give together. Natunghayan po natin noong nakaraang linggo na ang mga believers noong unang panahon, they become so generous dahil na-acknowledge nila na ang lahat ng pagpapalang kanilang tinatamasa ay galing mismo sa generosity ng ating Panginoon. So, we must give together. And another thing, we must go together. Ang pagpapalago at pagpapaunlan ng gawain ng Panginoon ay dapat ginagawa ng tulong-tulong sama-sama. Hindi lang ng pastor, hindi lang ng iilang manggagawa, kundi lahat tayo ay tumulong sa pagpapaunlad ng gawain ng Panginoon. Itaas natin si Kristo sa lahat ng mga taong maabot po natin. We bless, we serve, we do loving kindness to other people. Tayo gumagawa ng mabuti, tumutulong, we share our testimony, we invite, we share the gospel to other people. Let's go together. And we must glorify God together. Purihin natin, i-glorify natin ng Panginoon ng sabay-sabay. Today, I would like to share with you this topic, the right attitude in coming to fellowship. Ano ba ang tamang attitude? Ano ba ang tamang ugali na dapat nating gawin, maipakita sa pagdalo natin sa gathering, sa pagdalo natin sa fellowship? So, ito pong nais pong i-share po sa inyo ngayong umaga. In Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Ayon sa pag-aaral, napakalaking tulong po sa paglalong espiritual ng isang Kristiyano ang pagdalo sa mga pagtitipon at panambahan sa Diyos. Kaya dapat pinahalagahan ito ng lahat ng mananampalataya. Ngayon, anong tamang ugali na dapat makita sa bawat isa sa ating pagdalo sa mga pagtitipon-tipon, panambahan at celebration during Sunday celebration and even during our simbahay or cell group week na dinadaluhan natin sa lugar na kung saan napabilang po tayo. Anong tamang ugali? First, come with a goal to glorify God. You come with a goal to glorify God. Dumalo ka na may layunin, luwalhatiin, at takilain ang Diyos. Awit 132 verse 7, ang aming sinabi, ang templo ni Yahweh ay puntahan natin, sa harap ng trono siya ay sambahin. Ito ang pinakaunang dahilan ng ating pagsasama-sama, ang itaas at takilain ang Diyos sa ating mga buhay. Atin siyang pinasasalamatan sa lahat ng biyaya at kabutihin niya sa ating buhay, sa mga blessings na ating tinatanggap, sa kanyang pag-iingat, at higit sa lahat, sinasamba at dinadakila natin siya dahil siya ay Diyos. Ang kanyang pagiging Diyos na dapat nating bigyang parangal at papuri. Sabi nga ng awit, sabi nga ng kinakanta natin, nais ko'y ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko'y ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko'y ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita o Diyos, walang iba. So, we come to the fellowship
to glorify God, sambahin, itaas, luwalhatiin ang Diyos sa ating mga buhay. Pangalawang attitude ng pagdalo sa pagtitipon, you come with a heart full of excitement. Dumalo tayo ng ating puso ay punong-puno ng kasabikan, ng kagalakan, sabik sa presence ng ating Panginoong Diyos. Awit 84:1-2, mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buhong pagkatao ay umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit, pinupuri buhay ng Diyos. Awit 122:1, ako'y nagalak nang sabihin nila, pumunta tayo sa bahay ni Yahweh. Awit 63:1-5, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo, mainam pa kay sa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at aking pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kaamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawi ng papuring iaalay. Mga kapatid, napakagandang attitude po nito. Papunta ka palang sa gawain, papunta ka palang sa simbahay, papunta ka palang sa church. Kapag punong-puno ka ng excitement, ng kasabikan, sasabihin ko sa iyo kapatid, matutuwa ang Panginoon sa Diyos. Matutuwa ang Panginoon Diyos sa iyo sa ginagawa mo. Papunta ka palang sa tahanan niya, tuwang-tuwa na si Lord dahil sa kasabikan mong siya ay sambahin at purihin. Gusto mong ginagawa mo, sabik ka sa gagawin mong pagsamba. Hindi ka napipilitan, hindi ka malumbay. Yung iyong pagdalo, yung iyong pangakbang papunta sa gawain ng Panginoon ay punong-puno ng excitement at kasabitan. At siyempre si Lord ay tuwang-tuwa din sa iyo, kapatid. So, come with a heart full of excitement. Pangatlo na attitude, come with a desire to learn. Dumalo ka na may puso nais matuto. Sabi kang matuto sa mga aral ng ating Panginoon. Awit 86:11. Ang kalooban mo'y ituro mo sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turo ang maglingkod ng buong taimtim. Dapat ganun, kapatid. Dapat ganun ang ating attitude. Teach me your ways, O Lord, my God, that I may walk in your truth. Kapag bukas ang puso mong tumanggap ng mga salita ng Diyos, kapatid, sigurado, mapagpapala ka. Mapagpapala ka ng salita ng Panginoon at madami kang matututunan na mga aral ng salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng liwanag ng buhay. Bakit? Kasi yung puso mo nais matuto Teach me your ways, O Lord my God, that I may walk in your truth. Kalooban mo ituro sa akin sa tapat ang puso ko na ito yung susundin. Seryoso ka. Uhaw ka, nais mong matuto ka sa mga salita ng Panginoon at sigurado kapatid pupunuin ka ng Panginoong Diyos. The Word of God will inspire you. The Word of God will build you and make you strong in your faith. Sabi ng Romans 10:17, for faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kapag bukas ang puso mo, ang daming ilalagay na salita ni Lord sa buhay mo na magiging liwanag sa iyong daraanan. Pero kapag sarado ang puso mo, kapatid, uuwi kang malungkot, uuwi kang walang napulot. Wala kang napulot, ang bayon mo pa morosot. Have a desire to learn and the Lord will not fail you. Another thing, come with an expectant heart. Lumapit tayo sa ating Panginoon with an expectant heart. Expect God for new things. Umasa ka ng mga bagong bagay. Expect something good is going to happen. Sa bawat pagdalo natin sa gawain ng Panginoon, umasa ka na may magagandang mangyayari at may mga pagpapala na ibibigay ang Diyos sa buhay mo. Umasa ka na ang mahina ay lalakas. Umasa ka na ang may sakit ay gagaling.
Umasa ka na ang mga nalulubay ay magpapanibagong sigla. Ang mga nawawalang pag-asa ay magkakaroon ng panibagong pag-asa. Umasa ka. Come with an expectant heart. Sinasabi ng kasulatan, walang sinumang umaasa sa Kanya ang mapapahiya. Walang umaasa sa Diyos na mapapahiya. Roma 10:11, hindi mabibigo. The Lord will not fail you kapag ikay umaasa, sumasampalataya sa Kanya. So always come with an expectant heart that something good is going to happen, something good is in store. Amen? That's the attitude in coming to the fellowship. And another thing, come and be a blessing. Lumapit ka, dumalo ka sa pagtitipon, at maging pagpapala ka. Come and be a blessing. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halay, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo mo na ngayong nakikita natin nalalapit na ang araw ng Panginoon. Hebreo 10:24-25. Ano sabi dito? Maging instrumento ka ng pagpapala. Instrumento ng kalakasan. Gumawa ng mabuti. Gamitin ang pagmamahal sa kapwa. Magpalakas ng loob ng isa't isa. Maging instrumento ka sa ng pagpapala sa iba. Dumalo ka sa gawain at maging blessing ka. Unang-una sa ating Panginoon. Maging pagpapala ka sa Diyos. Maging pagpapala ka sa church, sa iyong pastor, at sa lahat ng kapatiran. Presensya mo pala ay pagpapala na. Yung pagdalo mo pala, yung presensya mo pala nakakapagpalakas na. Pagpapala na yun. Lalo na kung pinapalakas mo pang iba sa pamamagitan na yung pag-share, pagpapatutuo, pagtulong, at iba pang makapagpapasaya ng kalooban ng bawat isa. You bless, you share, you edify, you serve. Get involved, participate, and be a blessing. Do it for God's glory. Pang-anim, come and bring someone with you. The right attitude in coming to the fellowship. You come and bring someone with you. Mag-imbita, mag-yaya. Win others and bring them to the church. Bring them to simbahay. Our mission is to help someone to know Christ. Ikaw natin sa sarili natin na sa tuwing tayo ay dadalo sa fellowship, sa simbahay man yan o sa ating church celebration, igol mo sa iyong sarili na mayroon akong laging isasama. Sino sa family mo, mahal mo sa buhay, kasambahay mo, kapamilya mo, ang hindi mo pa nai-invite? Sino sa circle of friends mo ang hindi mo pa naisasama sa gawain? Bring them in the church. Come and bring someone with you. John 15:16, hindi ninyo ako pinili. Ako ang kayong pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga. Upang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ibibigay sa inyo. You have not chosen me, but I have chosen you, that you should go and bear fruit. And let that fruit remain. We have to go and bear fruit. Come on. Iyayin natin mga kaibigan natin, kaklase, kaopisina, kapamilya, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo, asawa mo, tiyahin mo. Come and bring someone with you. Kung alam mong napagpapala ka sa gawain ng Panginoon, hayaan mo mapagpala din sila. At sila din ay makatanggap ng mga mensahe ng Panginoong Diyos. Para dalawa kayong napagpala. Bring someone with you. Have that goal to bring others to the feet of Christ. Lastly, come and build the church. Let us come and build the church. Patatagin natin ang iglesia. Itatag natin. Itayo natin ang iglesia. Maging kasangkapan tayo upang lalong lumawak, lumago, at pagpalain ang gawain ng ating Panginoon. Ano ngayon ang kahulugan ng lahat ng iyon, mga kapatid? Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat sa ikauunlad ng Iglesia. Anong sabi niya, Apostol Pablo? Gawin natin ang lahat sa ikauunlad ng Iglesia. 1 Corinthians 14:26.
Gawin ang lahat para sa ikauunlad ng gawain ng ating Panginoon. Build the church. Build the church by using everything ayon sa kapasidad at kakayahan mo. You build the church by your presence. Presensya mo pa lang, tumatatag ng gawain kasi nandiyan kayo. You build the church by your presence. You build the church by inviting others. Gusto ng Panginoon mapuno ang kanyang bahay. Sabi sa parable of the great banquet, inutusan niya ang kanyang mga katulong. Lumabas kayo, imbitahan niyo mga tao, gusto kong mapuno ang aking bahay. You build the church by inviting others. You build the church by using your talents and skills. Ang iyong mga kahusayan, mga talento sa pagtugtog, sa pag-awit, sa pagturo sa mga bata. You build the church by using your talents and skills. You build the church by your faithfulness in your tithes and offering. You become a kingdom builder and a kingdom financier by your faithfulness in your tithes and offering. Salamat sa generosity ng mga kapatiran na tapat na nagbibigay ng kanilang kaloob at mga ikapo. You build the church by your prayers. You build the church by your going, by your growing, by your giving, and by glorifying Him. Gawin natin ang lahat sa ikauunlad ng Iglesia. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Sana'y may natutunan po tayo ngayong umaga. God bless you.